Hello mga ka-outdoor, ako pala si Veer and welcome to my YouTube channel. Ako po isang migrant worker dito sa New Zealand, sa Invercargill. And isa po ako sa mga tatay na malayo sa pamilya. So kaya nga naghanap ako ng libangan dito sa New Zealand. Dito sa Southland, marami tayong mahanap na libangan katulad ng fishing. Kung mahilig ka magbike o kaya mahilig ka maghunting, marami kang mahanap dito na pwede mong gawin. So dito sa YouTube channel ko, ginawa ko to syempre para sarili ko, sa pagtanda ko. Meron akong mga memories. Dito sa unang episode na to is about to sa floundering. So ito yung unang ipapakita natin. Yung mga mahihilig sa mag-flounder dyan, yung mga drag net. So dito nyo makikita kung paano namin ginagawa dito sa Southland. So habang ginagawa ko tong video na to, tumawag sa akin yung kaibigan ko si Bay Jerry. Subukan namin mag-flounder dun sa unang spot. Dun yun na spot na nagsimula ako mag-fishing. So hindi ko pa alam na sa lugar na yon is kailangan pala meron kang fishing license. So yun nga, doon nagsimula ang lahat. I mean, doon ko rin naranasan yung unang trout na nahuli ko. Papakita ko sa inyo. So, kung mahilig kayo sa mga outdoor activities, i-like nyo lang. Gusto nyo mag-comment. Mag-ask kayo kung saan spot kami nag-fishing. Subscribe na rin para makita nyo yung mga videos ko. So hindi natin patatagalin, baka naghihintay na si Jerry dun sa kanila. Pupunta tayo dun sa kanila, tapos pupunta tayo dun sa spot kung saan kami flounderin. Siguro subukan din namin magkuha ng cackles, sana nga. So kita tayo dun. So dumating na kami sa spot mga ka-outdoor at pagkatapos namin suotin yung mga wetsuit namin, nalaman namin ni Jerry na wala pala kaming dalang broomstick. So buti na lang may nakita kaming dalawang kahoy dun sa malapit sa pinagparkingan namin, at yun yung gagamitin namin na tatalian ng net. So itong dalawang kahoy na to sa bawat dulo, ginagamit siya para madali mong hatakin yung net mo. At syempre para paghatak mo, nakatayo yung net. So ito yung purpose ng dalawang kahoy sa bawat dulo ng net. Na magsisimula na kami. So ako yung pupunta sa ilalim, sa malalim, sorry. Si Jerry naman doon sa tapat. So sasabay lang kami sa current ng tubig, which is palota ito. Hanggang sa liig ko ang tubig, dun kami magsisimula mga humatak.
after mga 10 minutes ng paglalakad, pagdadrag ng net, susubukan namin ihaw ni Jerry kung may mahuhuli. Parang isa lang. Daming kahoy. Yellow belly. Ay, may dilis. Ano yung tawag niya, yellow belly? Ha? Gusto mga bangus to. Ha? Ay, mga smelt. Dito ba yung pan bay? Dili, dili na white bait bay. Smelt, smelt yung tawag nila dito eh. Yun mga ka-outdoor, nakatatlo tayo, magsisimula ulit tayo sa pangalawa. Tara. So dito sa lugar na to mga ka-outdoor, ito yung tinatawag nilang estuary na kung saan nagtatagpo yung dagat pati yung river. So kahit sa dagat naman o kahit sa ilog may mahuli kang flounder, and ngayon is pa-low tide siya. So 2 hours before low tide yung prefer namin na pagpo-floundering. And ngayon is 14 degrees Celsius, so hindi masyadong malamig yung tubig. So hindi mo na kailangan ng license kapag gagamit ka ng drag net sa freshwater o sa dagat man. Pag gagamit ka lang ng hook sa freshwater, kailangan mo ng fishing license. So ang haba ng net na pwede nyong gamitin is hindi lalagpas sa 40 meters. And kailangan yung flounder na nahuli nyo is susukatin nyo rin. So, hindi bababa sa 23 cm. Pwede nyo dalhin. So, may bag limit din. So, kailangan sa isang tao, 30 perasong flounder lang ang pwede nyo dalhin sa isang araw. So, kailangan din sumunod sa rules dito sa New Zealand. So, aahon na kami ng pangalawa. Sabi ni Jerry, parang may malaki daw nahuli kasi yumuyog-yog daw yung net. Ewan ko kung malaking isla o malaking kahoy. Tingnan natin. Ayan, may gumagalaw na doon. Isa lang. Isa lang guys. Yellow belly. So ahon na kami sa aming pangatlong ahon. Parang walang yumuyog-yog. Parang walang laman na naman nata to. Pero at least kanina hindi kami na zero. Hindi natin dito sa pangatlo. So hanggang pang-apat lang na ahon kami ngayon. Hanggang dun sa dulo. At dun sa may banda dun.
Tapos umabalik pa kami ni Jerry nasa kanya. Ang huli. Tingnan mo. Ano huli natin ngayon? Baby flounder. Isang ganun lang. Hindi bababa ng 10. Timing guys. Lipo tayo doon ano? Lipo tayo doon. Baka mabali yung ano natin doon. Kahoy. Basta ako na. Kailangan nang languyin. Parang bumaliktad yung net namin. Ah, wala na yung ulo na yun. Ha? Ang gabang ko siya po uwi oh. Ano niya papunta po uwi? So mga ka-outdoor, pauwi na kami at ito lang huli namin sa ngayon. Naka 7 or 6 mata kami. Medyo tahimik ngayon. So lilipat kami sa isang spot na kung saan mayroong mga cockles. Subukan namin kung maabutan pa namin yung low tide.